Yung lahat. Parang hindi magandang umaga na iba. Magandang umaga po! Okay, may nagtanong bakit daw magandang umaga. Magandang umaga kasi sabi daw panibagong kinabukasan or new hope. Kasi yung mga kaibigan, mga negosyo po makikita nyo ngayong hapon. Alam po ba ninyo na negosyo makikita ninyo? Yes! Yeah. Parang iba hindi alam, okay? Ano sinabi birthday, manonood ng sine? O, linawin ko lang nga, negosyo po makikita ninyo. Okay, sino po mga first-timer? Pwede po makita ang kamay. Mga first-timer, ngayon lang po pumunta. Sige, pwede makita ang kamay. Okay, palakpakan nyo naman po mga first-timer. Okay, welcome po to VMOBILE. Kung isang mga first-timer po mga kaibigan, ang i-offer po natin negosyo, isang negosyo na pwede pong magbago ang buhay natin. Pero syempre, bago po tayo mag-start sa negosyo, pakilala ko po muna ang aking sarili. My name is Martin Mijares. I'm only 25 years old. I've been in this company for 3 years na po. Mga kaibigan, na-invite din ho ako katulad ninyo. Pero yun nga lang, baka magkaiba ho tayo kasi ako ho, tinatawag nilang kaibigan at kaladkarin. Alam niyo po ba yung mga kaladkarin na kaibigan? Mga kaibigan ko, saan na sumasama yung kaibigan ko, doon lang ko rin ako sumasama. Tama. Kaya nagkataon yung kaibigan ko na invita, eh napasama ho ko, napakinggan ko yung orientation. Mga kaibigan, this was way back 2008. Nung napakinggan ko yung orientation, mga kaibigan, hindi ho ako kagad sumali. Siyempre, gusto ko muna ikwento sa inyo, paano po ba ako nainganyo sumali sa ganitong klaseng negosyo. Mga kaibigan, hindi ako sumali kasi akala ko nung una lubuhan ho. Kasi mga kaibigan, iba po kasi ang culture. Mga kaibigan, nung naupo ako dyan, grabe yung mga nag-iimbita talaga, pumapalakpak talaga, nag-yes, gumaganyan. Akala ko, lubuhan ho. Mga kaibigan, hindi ako sumali. Yung kaibigan ko naman ho, na originally na na-invite, siya po, tumuloy po siya dito sa VMOBILE. Mga kaibigan, gusto ko i-share sa inyo, ba't nga po ako nainganyo. Yung unang buwan po niya, okay? Ito po, September 2008. Mga kaibigan, siya po ay sumweldo po siya ng 1,500 pesos. Mga kaibigan, talagang baliw na baliw siya sa 1,500. Mga kaibigan, talagang sinabi sa akin, tignan mo, cheque ko. Tignan mo, lalaki, 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 mata niya, lumalaki. Mga kaibigan, hindi ko nainganyo. Kasi bakit? 1,500, sabi ko, mas malaki pa sweldo ng katulong. Tama po ba? So mga kaibigan, sabi ko, pag-graduate ko, magtatrabaho na lang ako. Tama po? So sabi ko, ikaw na lang tumuloy, sige, magpalaki ka. Mga kaibigan, September, October of year 2008, mga kaibigan, siya ay sumweldo ng 4,500 pesos. Kung sa 1,500, baliw na baliw na siya, mas lalo naman siguro sa 4,500. Tama po? Mga kaibigan, talagang sabi niya, pinagmamalaki niya, pare, sumali ka na kasi ng VMOBILE. Sabi ko, pare, i-add mo yung dalawang yan, 6,000, magko-call center na lang ako. Tama? Kasi sa employment, papasok ko lang naman kinsenas katapusan, may makukuha ka ng sweldo. Tama po? Sabi ko sa kanya, ikaw na lang ang tumuloy. November of year 2008, mga kaibigan, siya po, kumita po ng 12,500 pesos. Mga kaibigan, nanahimik na ho ako. Bakit ho? Mga kaibigan, hindi ko tinitignan yung maganda. Lagi ko tinitignan yung butas. Lagi ko tinitignan yung pangit. Tama po? So mga kaibigan, hindi po ako nainganyo, pero nanahimik po ako. Bakit ho? Mga kaibigan, wala po akong trabaho. Okay? So mga kaibigan, hinayaan ko tumuloy ang kaibigan ko. Nakakagulat po kasi November, pagdating ko ng December, year 2008, siya po ay nakareceive ng cheque na 45,500 pesos. Mga kaibigan, yan na yung portion, hindi na ako makahinga. Alam niyo yung feeling na parang nakakaamoy ka ng pera. Mga kaibigan, huwag na tayo magpaka-plastikan pa. Hindi naman sa pagmumukhang pera, pero kailangan natin ng pera. Do you agree with me, mga kaibigan? Yes. So ako, sumali po kagad ako sa VMOBILE. Sumali kagad ako, mga kaibigan. Lahat ng kaibigan ko, inimbita ko. Kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kabarangay, lahat inimbita ko. Good news, wala akong sumali. Mga kaibigan, ba't walang sumali? Ang Pilipino ho, to cease to believe. Mga kaibigan, ayaw ho nila ng ganitong klaseng negosyo. Sabi, mag-i-employment na lang. Ang sabi sa akin ng barkada ko, tama yung ginagawa mo. Kasi bakit? Sa employment, pag ikaw nag-employment, pag sinabi ng boss mo, 10,000 sweldo mo, kahit tumambling-tambling ka, yan lang sweldo mo. Tama po? Hindi ka tulad sa negosyo, magsisimula ka maliit. Palaki ka ng? Palaki. Mga kaibigan, first year in the company, gusto ko nang mag-quit. Kasi mga kaibigan, wala nga talagang gusto sumali. Sabi ko sa kaibigan ko, pare, mag-quit na ako. Ang sabi sa akin, hindi mag-quit ka, hindi mo na natinag. Tama po? Mga kaibigan, sabi, hindi mag-quit ko, wala ka naman maimbita eh. Tama po? Sorry, oh. Mga kaibigan, 5 pesos yan, ma'am. Okay. Mga kaibigan, ang maganda ko na mga kaibigan, hinayaan niya ako mag-quit. Ang tanong niya sa akin, kung mag-quit ka, anong gagawin mo? Sabi ko, kung ano? Tama po. Kasi wala naman akong pagkakakitaan. So sabi ko, total, binigyan ko ng isang taon, why not another year? Tama po. So mga kaibigan, binigyan ko ng 1 year, pinag-aralan ko yung negosyo. Wala akong sikreto kung hindi yung sistema. Pinag-aralan ko yung sistema, mga kaibigan, ang nangyari ho, nag-generate po ko ng 15 million pesos sa loob ng 2 taon. Pero pwede na po ba yun, mga kaibigan? Yes!
Okay, mga kaibigan, I'm only 25 years old. Ang maganda po dito, nakapasok po kami sa Millionaires Club. Ang maganda po dyan, talagang tumapo po talaga, ang laki po talaga ng kita. Ngayon mga kaibigan, don't get me wrong, hindi ko naman po pinagyayabang sa inyo yun. Gusto ko lang malaman ninyo, may pera po talaga. Sino po ditong excited yumaman? Pwede makita ang kamay. Okay, alam mo mga kaibigan, sabi nga ho, hindi araw-araw tinatanong sa iyo yan. Tama? Hindi araw-araw tinatanong sa'yo, pero pag nagkataon, tinanong ka kung gusto mong yumaman at hindi ka nagtaas ang kamay, merong nakatingin sa itaas. Tama po ba? Ang sabi, pag hindi ka nagtaas ang kamay, hindi ka niya bibigayahan. So, huling pagkakataon sa hindi nagtaas ang kamay. Sino bang gusto mong yumaman? Pwede makita kamay, mga kaibigan. Ayan. Mga kaibigan, welcome po to VMOBILE. Pag-usapan natin paano ka ba yayaman. Pero number one, pag-usapan muna natin ang company. Siyempre, bago tayo pumunta sa yaman-yaman, pera-pera, pag-usapan muna natin yung kumpanya. Tama po? Si VMOBILE Technologies Incorporated po, bago lang po yan. It's been established April 29, 2008. Ang kagandaan po nito, ang may-ari po is Penta Capital Investment Corporation. Siyempre, pakilala po muna si Penta Capital. Isa siya sa pinakamalaking financing corporation sa Pilipinas. Pag sinabi nating financing, siyempre ang tumatakbo sa utak natin, pera. Tama po, utang. Tama po. Mga kaibigan, hindi po individual ang pinapautang nitong korporasyon na to. Ang pinapautang nila, kapwa korporasyon din po. Example sa mga korporasyon, sila Alaska, SM, Shell, Petron, KFC, San Miguel, 7-Eleven, ABS-CBN, mga big time po ba mga kaibigan? Yeah. O naman, akalaan mo, si San Miguel, umuutang pa pala? Tama. Kung ito big time, umuutang pa doon, hindi mas big time yun. Tama po. So mga kaibigan, that's what we're so proud of. Sila ang may-ari ng VMOBILE. So pag-usapan natin, ano ba itong VMOBILE na tinayo ng Penta Capital? Mga kaibigan, tinarget namin ang basic needs ng tao. Pag sinabi mong basic needs, ano po ba yung mga bagay na yan? Tatlo lang naman yan, di ba? Mga kaibigan, food, shelter, at saka? Clothing. Pero mga kaibigan, totoo po bang nadagdagan na po yan? Yes. Oo, nadagdagan na daw yan. Ngayon, no, sa panahon ngayon, nadagdagan na daw yan ang tinatawag nating load. Totoo po ba yun na basic need ng load? Yes. Oo, di ba may kasabihan meron? Pag-text meron, pagkain? Wala. Wala, mga kaibigan. Ang load ho, basic necessity. Kasi dito lang sa kwarto, halos lahat kayo gumagamit ng load. Mga kaibigan, pag nawalan ka ng load, hindi pwedeng hindi ka bumili. Bibili ka kaagad. Tama po? Hindi, walang option. Walang if I want or I don't want. Mga kaibigan, kailangan ho, kaya binibili. Yun nga lang, sabi daw nila, lahat daw ng tao ngayon sa Pilipinas, halos lahat may cellphone na. Totoo po ba yun? Yes. Oo, alam mo dati, luxury ho ang cellphone. Dati, pag may cellphone ka, big time ka. Pag may cellphone ka, executive ka. Tama. Naalala niyo ba yung cellphone? Akala mo, yung banana phone, akala mo pagkain ng yelo. Naalala niyo po ba yun? Mga kaibigan, pag ganong cellphone mo, bulgar na bulgar, big time ka. Tama. Kaso ngayon, sa panahon ngayon, hindi na ho ganon. Mga kaibigan, lahat ng klase ng tao may cellphone na. At 96% of the Filipinos population, eh gumagamit ho ng prepaid, gumagamit ho ng load. Mga kaibigan, sabi daw ho nila, palaki ng palaki yung industriya ng load. Kasi dati ho, noong unang panahon, ang load ho pang cellphone lang. Pero ngayon, kumalat na. Nakarating na sa landline, internet, wifi, broadband. Tama po ba mga kaibigan, lahat na may load? Yes! Okay, sino dito mahilig sumakay ng MRT? Pwede malaman? Sige na, taas ang kamay. Okay, tanong ho, sa MRT, mahaba po bang pila pagka rush hour? Yes, kung napansin mo, may ibang tao doon hindi na pumipila. Dire-diretso na ho sa trend. Tama. Kasi meron silang tinatawag na stored value card. Yung card na ito, prepaid ho ito. Mga kaibigan, hindi lang yan. Kung nakikinig ka ng balita, siguro narinig mo na yung portador daw lalagyan ng SIM card. Narinig na po ba yun? O, pag wala ka ng kuryente, ibig sabihin, wala ka ng load. Tama po. So mga kaibigan, pag walang brown out sa neighborhood mo at bigla namatay yung ilaw ng kapitbahay mo, alam mo, wala na siya. So mga kaibigan, ganun mo kagrabe pag sinabi natin prepaid. So number one, pag-usapan natin, ano pang problema natin mga consumer? Number one, ang problema natin, kada text mo, palabas ang pera sa wallet mo. Nakikita nyo po ba? O palabas ang pera, o diba? Kasi kada text mo, piso. Tama po. Kada SMS mo, kada tawag mo, palabas ang pera. Ang masakit, yung pera mo napupunta dun sa tatlong major network. Kay Globes and Smart. Na mga kaibigan, ang tagal ng ganyan ang proseso. Tama po. Pero sino dito sa kwarto gusto mapaligtad yan? Pwedeng makita ang kamay. O sige mga kaibigan, babalik pa rin natin. Mas maganda naman ata kung kada text mo, papasok ng pera sa wallet mo. Tama po ba? O mas maganda yun, kada SMS, kada tawag mo, ikita ka na daw sa load. Ang maganda sa lahat mga kaibigan, hindi ka lang kikita sa load, pati sa paggamit ng mga kaibigan at kamag-anak mo, kikita ka na rin daw basta gumagamit sila ng prepaid load. Let's turn the liability into an asset. Number one, pag-usapan muna natin, saan ba kayo nasanay bumili ng load? Iba dito sa tindahan, tama po. Pag bumibili ka ng load dyan, to correct me if I'm wrong, no? Sabi nila, pag bumibili ka dyan, kumikita ka ba? No. Hindi kumikita. Hindi rin.
mga kaibigan, kalimutan mo na lang ang tindahan. Tama mo ba? Why not maging parte ka ng VMOBILE, loadan mo sarili mo anywhere, anytime with all prepaid products in the Philippines. Mas maganda po ba yan, mga kaibigan? Yeah! Ang maganda ho, si VMOBILE nag-o-offer po ng lifetime. Okay, sino dito sa bato mahilig sa discount? Sige nga, pwede makita ang kamay. Oo, alam mo lahat ng tao mahilig sa discount. Tama. Kung saan makakatipid, andun tayo. Tama. Ang kagandahan nga lang sa VMOBILE, mga kaibigan, di mo na kailangan bumili ng bagong SIM at bagong phone. Yung ginagamit mo ng SIM card at cellphone, yun na lang ho kailangan mo. Re-register na lang namin yan. Pwede mo nang loadan lahat ng network sa Pilipinas. Ang masarap sa lahat, may libre ka pang website. Yung website na yan, para makita mo yung updated products and rates. Ang maganda sa lahat, ang discount rate mo, 10% to 14%, mga kaibigan, malaki na po ba ang 10 to 14%? Yes! O malaki yan, tama po ba? Malaki ang 10 to 14%. May nagsabi sa akin, Sir, yung 10 to 14% yan, ibig mo sabihin, pag gumagamit ako ng 1,000 na note kada buwan, you get to save up 100 pesos. Malaki saving na po ba ang 100 pesos? Yes! O malaki saving yun. Ang malupit sa lahat, mga kaibigan, may nagtanong sa akin, Sir, ang pinapakita mo, load. Sabi mo kanina, pwedeng umaman. Tama. Mga kaibigan, pwede kang umaman pag dahil sa idea na ito. Why not yung idea na ito, ipasa mo sa mga tao wala pang alam dito. Sa tingin ninyo, marami pang hindi nakakaalam sa VMOBILE. Yes! Kung naman, marami pang hindi nakakaalam. Every time na sinishare mo tong negosyo na ito, VMOBILE is willing to pay you 30,000 pesos per day. Ulitin ko, 30,000 pesos per day. Sino pong gusto kumita ng ganyan? Pwede makita kamay. Alam niyo mga kaibigan, ang 30,000 pesos per day, sweldo na yan ng isang manager sa isang brand. Tama po? Ito mga kaibigan, sesweldoin mo kada araw. Mga kaibigan, ang maganda, 30,000 pesos per day ang potensyal niya. So kung 30,000 pesos per day ang potensyal, malamang malaki din ang puhunan. Tama po ba? Kasi sa labas, ganun o yan. Pag malaki ang kita, malaki ang puhunan. Tama? May nagtanong sa akin, Sir, gano'n ba kalaki ang puhunan dito? Baka naman 1,000,000 ang puhunan, isa-isang 100,000. Tama po? Mga kaibigan, ang puhunan, so unbelievable. Kasi mga kaibigan, it's only 3,988. Pero pwede na po ba yun, mga kaibigan? Yes! Sa tayo sa narinsa, nakita ko yung reaction ng iba. O sabi ng tsuro na iba. Kaya pala, hindi ko nasisipin ko sino yan, basta naka-press siya. O diba? Mga kaibigan, sa alagang 3988, okay, automatic na yan, meron ka ng negosyo. Sa alagang 3988, hindi mo ibibigay sa akin o sa taong nag-imbita sa inyo, kasi hindi tayo racket. Ang 3988 mo, bibigay mo dun sa 19th floor. Babigyan ka ho ng bayong. Pamilya pa kayo sa bayong? Okay, ang bayong mo, ang ganda ng kulay, may green, may pink, may purple, may violet. Mga kaibigan, pumili ka na lang ho dun sa baba. Tama po? Mga kaibigan, ang maganda, yung bayong mo, madaming laman mo yan. Ang laman yan, dalawang tarpaulin, tatlong SIM card, may laman na 20 price list, 20 quick guide. Ang maganda sa lahat, meron kang access card. May nagtanong, Sir, ano naman ang access card? Ang access card ho will serve as an extension of your lifetime discount on load. So, ibig sabihin ganito sistema niyan. Ma'am, pag sumali ka sa VMOBILE, ang problema natin, ikaw lang magkaka-discount. Tama po. Ang gusto namin, kaibigan mo, kamag-anak mo, anak mo, asawa mo, lahat ng kakilala mo na gumagamit ng load, ma-experience din ang discount. Okay lang po ba yun, mga kaibigan? Yes! So mga kaibigan, may tinatawag po tayong access card. Ang access card po na ito, lifetime po ito na account. Ibig sabihin mga kaibigan, pag ito kinuha sa'yo ng kaibigan mo, matik, may discount na rin siya sa load. Ang masarap sa lahat mga kaibigan, merong registration fee po ito. Ang registration fee po nito is 250 pesos. So mga kaibigan, kung 250 ang isang mga kaibigan, lifetime na po yun, sulit po ba ang 250? Yes! Ano naman sulit yan? Kasi ibig sabihin mga kaibigan, kahit mawala mo cellphone mo, kahit walang laman yan, hindi po nagsasara. Wala pong kota, walang maintenance. Ang masarap sa lahat, sa 250 na to, ilan ang meron ka ma'am? 20 kapiraso. Binenta mo sa kaibigan mo, 250 ang isa, lumalabas 5? Mga kaibigan, 5,000 ang hawak mong package, pero ang nilabas mo lang, 3,000? 988, tanong mo mga kaibigan, panalo ka? Panalo, because we have value for money. Ano ibig sabihin ng value for money? Pag nagbayad ka, ang